araw na to, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng drive belt ng Ford Raptor. Saka clutch pan, tensioner, saka itong radiator pan niya. Bali, ang nangyari kasi dito kinabossing, nag-stack up itong pinaka clutch pan housing niya. Nag-stack up yung bearing sa likod. Yun lang ang pinaka problema dito sa Raptor na ito eh. Mahuna yung pinaka pinagkakabitan ng clutch pan niya. Kaya nag-stack up, nag-overheat, nagputol ng belt. Yan, medyo masakit-sakit nga lang. Malaki-laki ang ginastos nila, bossing. Pero good news, nakakuha naman tayo ng genuine parts na mura-mura. Belt, dalawang belt. Yan nga pala ang mga part number niya. Para kung may kakanvas nyo rin. Mahal din, no? So yun, simulan na natin mga idol. Una nating ikabit itong clutch pan housing. Dito natin siya ikakabit. Yan, 1, 2, 3. Subok natin kung pwedeng ikabit muna ito ng hiuli yung rod pan. Pause ko lang muna mga idol. Yan mga bossing, mga idol, kabit nyo lang tong tatlong tornilyo na to. Itong isang to. Ito. At itong isang ito. Yan lang naman mga idol, yung tatlong yan. Pero susubukan lang natin na may kakabit natin yung rod pan dito ng hindi nakasabay yan sa tatlong bolt na yan. Higpitan ko lang to mga idol, yung tatlong to. Nakakabit na natin yung tatlong tornilya mga idol. Pagkatapos nyan, kabit natin tong bracket ng bypass hose. Saka to, ibalik yung clamp. Clutch pan sensor. Pero natin makabit mga idol tong sensor, yung bracket, saka maibalik yung clamp sa tamang pwesto. Ito naman kabit natin yung idler tensioner, yung tight belt. Dito lang yung mga idol. Bali itong mga idol, dapat nakashoot to dun sa putas. Dito nakashoot yung isang butas dyan mga idol. Kapit na natin mga idol. Tignan natin kung kaya ng one hand. Parang kakayanin. Kabit na natin yung drive belt. Bali mga idol, inalas ko muna ulit tong tornilyo para ma-adjust natin yung belt dyan sa loob. Ang sikip kasi, baka madali yung sensor eh, mapagastos pa tayo. Mahal pa naman. Okay mga idol, kabit lang natin. Sabay tuturo ko sa inyo mga ikot. Tatanggalin pa rin pala talaga natin muna ito mga idol. Kanina kasi kinabit ko to eh. Lulusot kasi natin tong belt dito sa clutch pan.
sablay yung kanina. Lusot natin sa baba. Pause ko muna mga yan. Ay sentro na natin mga bossing. Napakahirap nito kasi galing to sa naputulan eh. Bali parang puzzle talaga. Bago ko pa na-shoot, natagalan ako sa pag-iisip. Sinearch ko sa Google, sa YouTube. Wala talaga rin nalabas kung paano ang diagram ng belt. Bale ito mga sir, tuturo ko yung diagram ng Ford Raptor 2.2 2019 model. Bale unang-una sa crankshaft. Galing sa crankshaft, papapuntahin nyo papunta dito sa idler tensioner. Pagkatapos nyan, papadaanin nyo ulit dyan, bababa nyo ngayon dun sa compressor. Sa pagkataas nyan, dito naman sa roller, may taas dyan sa alternator, babagsak nyo ulit doon sa water pump. Pit naman natin ngayon to mga idol, tong maliit na belt. Isot lang natin dito sa water pump. Punta dito sa ano. Bali dito mga idol, papaikutin lang natin yung pulley hanggang sa sumentro siya. Papasabitin lang natin. Yeah, papasabitin lang natin siya. Pause ko lang mga idol. Yan, mas magandang view. Yan. Lalayan nyo lang ng hawak yung wala na rin ng check engine, sir.